Nako, may naipit na ibon, mga kaibigan. Yan, so naririnig nyo ba yan? Naririnig nyo ba yung mga ganyan sa inyong mga sasakyan? Yan po ay yung fan belt o yung belt ng compressor, mga kaibigan. Tignan nyo pag pinatay ko, ha? Nawawala, di ba? Pero pag binuksan mo yung compressor o yung aircon, ayan, may tunog. Papatayin ko ulit. Ayan, walang tunog. So, ang dami rin nagtatanong yan dito sa atin sa page, ano ba ang sira pagka ganyang umiingay yung belt o yung makina kapag binubuksan yung aircon? So, basic lang po mga kaibigan. Belt po yan ng compressor. Ayan. Maluwag. Maluwag na. Ito yung dinala namin sa Baguio. Medyo okay pa ito nung dinala ko sa Baguio. Eh, since medyo long drive at medyo matagal na rin yung belt na yan, mukha namang hindi brand new nung nabili ko. Medyo lubog na rin siya sa pulley. Yan. Bibilan na natin ng bago. May adjuster kasi yan. Ito yung tensioner niya, mga kaibigan. No? So, gumagawin yan. Tumataas, bumababa. Itong pulley na ito. Ngayon, sagad na siya sa hila. Yan, medyo nakadikit na siya dito, pero hindi pa naman nakadikit, no? Halos lang. Ibig sabihin, sagad na siya sa adjust ng pahigpit, pero maluwag pa rin yung belt. Meaning, palitin na talaga yung belt, mga kaibigan. So, paano ba yan palitan o tanggalin? Kahit anong model ng sasakyan, ang logic po ay halos, pare-parehas lang. Ang tatanggalin mo una o luluwagan mo ay yung tensioner pulley. Ano ba yun? Ito po yun. Ito yung nagbibigay ng tension sa belt para humigpit. Tatanggalin natin to. Yan. So, makikita nyo yan. Meron po yung nut dito sa gitna at meron din yung nut doon sa ibabaw. Ayun, yung may guhit na blue. Yan. So, ang una mong gagawin ay luluwagan mo muna itong nut na to para magalaw mo yung pulley. Kasi kahit anong galaw mo dito sa pang-adjust ng hila, kung masikip naman yung gitna, eh hindi po yan aatras o aabante o tataas baba. No? Kailangan po yan, luwagan mo muna. Ito yung pinakalak niya. So, pag luwag niyan, counterclockwise, pwede mo na adjustin itong panghila ng pantaas at baba ng pulley. So, ang gagawin mo dyan, luluwagan mo to, luluwagan mo yung nasa ibabaw na bolt para yung pulley ay bumaba. Pag bumaba na po ito, pwede mo nang hilahin yung belt pataas. Okay, kukuha lang ako ng gamit, wait lang. Okay, so ang gamit po dyan ay 12, 14, minsan 13, depende sa model ng inyong sasakyan. So alisin muna natin tong cover, no? Yan, para makita natin, ayan. So luluwagan mo muna yung pinakalak niya na nut. Ito po yon, 14. Counterclockwise po, paluwag, no? Yan. Pag ang belt ninyo masikip na, o bago na, maingay pa rin, baka naman yung bearing netong tensioner pulley ang problema. Minsan ganun din po. Pero ngayon, huling-huli naman, maluwag lang yung belt niya. Kahit sagad na sa adjust. Yan. So, ayan, maluwag na siya, no? Makita nyo, ganyan na. Pwede nyo na ngayon pihitin itong nut na ito. Yan. Pababa. Para bumaba yung pulley. Teka, kukuha ko ng ratchet. 12. Size 12, mga kaibigan. Ito, 12. Malangis pa. Kakababa ko lang kasi yung transmission ni Stariray. Ayan. So, pag ganyan, luwagan nyo lang counterclockwise. Pag counterclockwise or clockwise, makita nyo kung tumataas yung pulley o bumababa. So, ito, counterclockwise, bumababa. Tignan nyo, ha? Yan, bumababa yung pulley niya. Yan. So, tamang luwag lang, no? Yung kaya mo nang anuhin yung belt, dukutin. Ayan, luwag na. Hilahin mo na yung belt pataas. O, pag di mo pa kaya, luwagan mo pa. Wala namang problema, no? O, yan, luwagan mo lang, counterclockwise. Bumaba na yung pulley. Nakita nyo, kanina nandito yan, no? Bumaba na siya. So, yan. Ayun, natanggal na. So, pag ganyan, tatanggalin mo. Ayan. Para ka lang naghubad ng t-shirt. Nakashoot lang yan dyan sa mga pulley. Ikutin mo yung bearing. Tira mo kung maaligas-gas na yung tunog o suwabe pa, okay pa yon. Pag medyo makalaskas, parang kumakaskas na bakal yung tunog, palitan mo na yung bearing, mura lang yan.
So ayan. Pagka ganyan, paano mo maihila? Papalusutin mo dito sa LEC. No, nakaganyan yan, di ba? Nakaganyan. O, palusutin mo lang dito sa LEC. Yan, paikot. O, ayan na. Nabaklas mo na ngayon ang iyong fan belt o drive belt. Ayan, luma na nga. Nung nagbagyo kami, wala pa to siguro na tapyas. Pagbirit. Halatang-halata mo ng luma na siya. So, ganyan pag-check ng belt. Tignan nyo kung may mga crack, may mga chip, paltan nyo na yan. Tapos, pag umiingay na or lubog na sa pulley, paltan nyo na. So, titignan nyo ngayon ang number ng belt. Kung ibang brand, bawat brand kasi magkakaiba yung nakasulat na number, no? So, pag ganyan, dalin nyo na lang yung sample. No? Dalin nyo yung sample ng belt ninyo. Kasi pag bando na belt, iba naman din ang sulat. Hindi naman ganito yung number na sobrang dami, no? Yan. Sa bando, parang may mga 13 by ganyan, mga ganon. A42, A43, mga ganyan, no? Okay? So, ganon lang din ang pagkakabit, mga kaibigan. Papasok nyo lang dito sa may LEC. Yan. Pagkapasok sa LEC, i-shoot nyo ulit dito sa may pulley ng water pump. Shoot dito sa may tensioner, shoot sa may compressor. Basta kung saan nyo siya tinanggal, kasi bawat model iba-iba naman. Minsan alternator yung kasama, minsan power steering pump. Ganyan lang po, basic lang naman itong tinuturo natin, hindi pang lahat ng model, pero ang logic ay halos parehas lang po. Mahalaga maluwagan ninyo yung tensioner bearing o pulley. Pag naluwagan nyo yung tensioner pulley, that's the time na pwede nyo nang hilahin yung fan belt palabas. Ayan, bili muna tayo ng belt ng compressor, mga kaibigan. Dito tayo ngayon sa Barangay Pasiano, Kalamba. Ayan. Doon tayo bibili sa ating kaibigan, si Salbu Auto Supply. Ayan. Marami tayong friends doon. Tingnan natin kung magkano yung belt. Para alam din ninyo kung magkano yung gagastusin ninyo kapag ganyan na umiingay yung inyong belt, yung hindi na makuha sa adjust o talagang palitin na. Iba kasi natataga pa, fan belt lang ang problema ba? Nagugulat ako, ang mahal lang presyo, pati labor. Sayang naman, di ba mga kaibigan? Makakatipid na kayo, natuto pa kayo. Tapos sasabihin nyo, ganun lang pala magpalit ng belt. Basta ang number one tip ko sa inyo mga kaibigan, bumili kayo ng isang set ng basic tools. No? Para naman at least, pag gusto ninyong gayahin yung mga ginagawa sa video, DIY, di ba? Do it yourself. Meron kayong tools o kaya masiraan kayo, hindi man kayo marunong gumamit, may mapadaan na mekanikong walang dalang tools, nakamotor halimbawa, ay meron kayong mapapahiram na tools, di ba? So napakagandang investment niyang mga tools. Kesyo marunong ka gumamit o hindi, daig nang may dala ang walang dala, o di ba? Totoo naman eh. May na-rescuean nga ako, hindi siya marunong magmekaniko pero kumpleto siya sa tools, nagulat ako. Ayun, dinaayos namin yung kanyang problema. So, yun lang mga kaibigan. Punta na tayo sa Auto Supply. Ito na, nakabili na tayo mga kaibigan. So, ito ang before and after. Before and after. Grabe naman pala sir, ang mga ano nito. Ang mura lang pala oh. 130 pesos. A52. Ayan, para sa mga naka-altera, alam nyo na yung sukat ng belt natin oh. Wala daw sila nung may ngipin eh. Ito yung binigay sa akin. Okay na rin to, naku naman. Wala rin naman ngipin yung dati natin. Yung iba kasing belt may mga ngipin-ngipin. Pero ito wala. So, okay lang din. Mahalaga brand new, di ba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung titignan mo, ito yung luma, ito yung bago. Tingnan mo yung lapad nila. Magkaiba yung lapad, no? Lalo yung sa loob. Yan, ang payat na niyan. Yan, ito malapad pa rin yung ilalim. Yan, so ikakabit na natin. Isang mabilisan lang, nandito tayo ngayon sa parehan. Kabit natin. Para naman may aircon naman ako pabalik. Kawawa naman ako. Yan, ganyan lang naman tayo pag nagre-rescue. Sa kalsada lang din tayo naggagawa. Alright, kabit na natin to. Okay, so balik lang sa dati. Ang pagkakabit.
ay papasok mo muna sa may fan, radiator fan. Yan, pasok mo lang dyan. Left and right, patatagusin mo lang dun sa may LCO. O, ayan. Ayan, so kailangan ko kasi dalawin yung kamay ko. Medyo mainit na kasi, tumakbo na ako. So, luluwagan mo lang ulit yung tensioner. Yung nut, sa harap. Tamang luwag lang, tapos yung nasa ibabaw. Shoot mo lang yung belt sa kanya. Yan. Yan. Bababa mo yung pulley ng sagad. Ibaba mo ng pinakasagad. Para yung at least kumbaga sa adjustment, back to zero ka. Pinakamaluwag muna. Tapos habang nauunat yung belt, dahan-dahan, makakapag-adjust ka pa. Habang tumatagal, no? Yan. Yun. So, pag nakabit mo ng ganyan, pwede mo na ulit adjustin yung tensioner bolt. Yan. Clockwise naman, para humila pataas yung pulley. Yan. Teka. Tamang higpit lang, no? Huwag mo bibiglain yung sobrang higpit. Para hindi mapwersa yung bearing. Mararamdaman mo naman yun, eh. Yun. Ayos na yun. Okay, pag naigpit na mo ng ganyan, dito ka naman sa main, sa nut, pinakalak niya, no? Diyan mo naihigpitan. Teka lang, ha? Ayan na. Hindi pwede sobrang higpit. May bearing naman yan. Okay? Alright. Sige. So, ganun lang mga kaibigan. Ganun lang pagpapalit ng belt. Okay na? Okay. So, medyo napamadali tayo kasi may dumating na isang kaibigan natin sa EasyWorks. Mechanic ko siya sa motor pool ng ACS dito sa Canlubang. Nagpicture muna kami saglit. So, testingin na natin kung mawawala yung tunog na parang ibon. Yung umiingay kanina. Ay, makakapag-aircon na rin pa uwi. Aircon natin. Iyon! O, diba, belt lang mga kaibigan. 150 pesos lang. Okay na, okay na. Wala na yung... Okay. So, ganyan lang mga kaibigan. I-expect ninyo, pagkapalit ninyo ng bagong belt, ay after mga ilang araw, minsan, nagkakaroon ulit ng ingay. Adjust lang ulit kayo ng tension. So, ganyan lang mga kaibigan. Sharing is caring. Bye-bye. Sobrang intense pag sa kalsada ka magtatrabaho talaga. Kasi bumubusin na yung mga poso, yung mga enforcer na bawal kasi magpark sa kalsada. So, hindi naman ako sa kalsada nakapark. Yan, nasa loob naman ako. Pero syempre, akala nila nasiraan ako kasi nandito ako sa may kalsada na gagawa sa may sidewalk. Pero okay naman dito. Ito naman talaga yung parkingan dito sa may auto supply. Nisip lang siguro nila nasiraan kaya bumubusin na sila. Baka magbibigay ng tulong. Ay! Sobrang intense mga kaibigan. Pero mabilis lang yung trabaho, nakita nyo. 150 pesos yung pan belt na wala na yung umiingay. Nawala na yung vibration kasi nga maluwag na yung belt. Okay na. So kung gusto ninyong gawin sa bahay ninyo, ito mga video natin, gabay lang, pwedeng gayahin, pwedeng hindi. Nasa sa inyo, lakasan ng loob.
Sundan ninyo yung mga steps para hindi kayo mapahamak or ipagawa sa mekaniko para sure. Panoorin mabuti, tandaan. Sa susunod kayo na gumagawa ng kotse ninyo. Ganyan lang po yung ginawa ko dati. So ingat po, mga kaibigan, sharing, caring. Si Doc Chris ito na EasyWorks Garage. Bye-bye!